Mga katanungan sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Quasim, sagot kita. At napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radio 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo, of course, sa Facebook page ng True FM. Please do follow us on Facebook. And today, usapang trabaho po tayo, mga kapatid. Naglaan po ang gobyerno ng mahigit 30 billion pesos para po sa livelihood initiatives ngayong taon. At kabilang po dyan ang tupad program ng Labor Department. Yan po ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers. Marami po ang natulungan niyan noong panahon ng pandemya. Kumustahin natin ang implementasyon ng programang ito kasama po mismo ang Department of Labor and Employment. Re-reviewin po natin ang qualifications at requirement. Baka po pasok kayo dyan. Baka po pwede kayong maka-avail nitong tupad program po ng pamahalaan. Hihingi rin po tayo ng kalinawan sa isyung nagagamit daw po ito sa korupsyon. O, dito muna tayo sa ating question of the day. Gusto mo bang magkatrabaho? Ano at bakit? At kung ano rin, yung livelihood. Kasi yun nga, focus din po natin. Anong livelihood program ba ang iniisip nyong pasukin? Parang hirap po kayong makahanap. Marahil makahirap po kayong makahanap ng trabaho. Or gusto nyo na lang magsimula talaga ng sarili nyo pong mapapagkakitaan. At kung may gusto po rin kayong itanong, idulog po sa Dole, maaari nyo po yan lahat i-post sa ating live stream. At mamaya po ipapasagot po natin yan sa ating guest. Of course, we can directly connect you po sa Dole. Maaari po kayong tumawag sa amin sa ating tanungan hotlines. Sa 8631-5788 or sa 8631-6674. Oh, post na po kayo sa ating live stream or tawag na po kayo para po agad po namin kayong maasikaso. Bukas na po ang aming opisina. at live po dito sa studio, kasama po natin Dole Assistant Secretary Dominique Rubia Tutay. At siya po makakasama natin sa loob ng isang oras. Asik Nikki, kamusta? It's been a while, ano? Yeah, na-miss kita. Oh, we shared it. Ay, kaya naman siguro pumunta ka talaga dito sa studio, no? Opo. Naku, para marami... din sa ating mga kababayan. Oh, yes. Marami po ang ganito, yung either nahirap po talaga makahanap ng trabaho, hindi nila, akala nila sa trabaho lang sila makakapag-focus, makakapasok sa trabaho. Pero ang pamahalaan natin ay may ibinibigay po, ito nga ang Tupad Program. Review muna po tayo. Mm-hmm. Ang Tupad Program ay nagbibigay po ng pansamantalang trabaho or livelihood. Yes. Opo. Ano pong, focus po tayo doon sa trabaho. Mm-hmm. Okay, wait. Rewind tayong konti. Ano po ang Tupad Program? Okay. Unang-una po, yung TUPAD ay nabibilang sa tinatawag po natin na DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program. So there are two components doon po sa DLEEP na tinatawag natin. Yung isa TUPAD, which is Emergency Employment, at yung isa naman po, yung livelihood na binabanggit nyo kanina. So bakit tayo may TUPAD? Ito po yung emergency employment po natin. Kung meron pong mga sakuna, meron pong mga economic crisis, at meron din pong mga natural and man-made calamities kagaya po ng lindol, ng bagyo, baha, yung oil spills sa Mindoro, ngayon yung El Nino drought sa iba-ibang probinsya. So ito po yung mga tinutugon na natin ng Emergency Employment Program. Pero hindi lamang po siya, Ms. Cheryl, 10 araw. Uh-huh. Depende po doon sa uri ng trabaho, maaari din po itong tumagal hanggang 90 days. So, yun po, pwede namang sunod-sunod yung araw ng trabaho or pwede rin po siyang staggered throughout the 6 months or the 1-year period. Mm-hmm. Okay. Ang sinasabi niyo po ay unemployed or na-displaced. Pero, paano po makakapag-apply? Sino po yung priority sector ng programang ito? Okay po. Sinasabi po natin yung disadvantaged. Sino ba yung disadvantaged? Isa na doon yung mga nawalan ng trabaho. Pangalawa, yung mga naapektuhan po ng mga kalamidad at bagyo. Pero ngayon, Ms. Cheryl, nakafocus kami doon sa tinatawag natin na areas kung saan mataas po yung
poverty incidence. So part of our targeting is areas kung saan mataas po yung poverty incidence. Kasama din po sa target natin yung mga areas kung saan palaging binabagyo, palaging binabaha. Kasama din po dyan yung pong ating mga kababayan na natatawag o nabibilang po doon sa mga rebel returnees, inaasistihan po natin sila. At syempre po, yun, yung mga nawala ng trabaho po. Okay. Kanina nabanggit nyo, pasok na dito yung mga naapektuhan ng El Nino. Marami yes. pong probinsya ang affected. Opo. Ano po, a majority of the provinces. Ngayon po, saan nakafocus? Nasaan ang Tupad. Opo, ang Tupad. Opo. Nasa Mimaropa area, Occidental Mindoro po at saka Oriental Mindoro. And then nandun din po kami sa Region 1 at Region 2. Ito po yung mga areas na talagang sa ngayon ay kasagsagan po ng El Nino. Mm-hmm. We are closely coordinating and monitoring the situation po together with Pag-asa ng DOST. On a monthly basis po, nagbabago-bago kasi yung outlook. So every time that we get updated reports from Pag-asa, yun naman po yung nagiging basis ng ating mga regional offices kung saan po sila magko-concentrate. Mm-hmm. Okay, reviewin po natin yung mga requirements para maging isang Tupad beneficiary. Mm-hmm. At sino po ang nag-handle ng screening? Ano? Doon muna po tayo sa requirements. Apo. Ang Tupad po ay ipinapatupad, pwedeng individual, pwedeng mm-hmm. grupo. Oh, so kapag okay. individual po, pwede na po any government issued ID. At siya po ay mag-register sa pinakamalapit na DOLE field or regional office or dun po sa tinatawag po natin na public employment service offices po natin nationwide. Kapag okay. grupo naman po, pwede po siyang isang local government unit, nakapartner po natin. Mm. Pwede rin po na NGO. Or pwede rin po na Workers Association. Pwede rin pong national government agencies kasi may partnership po tayo halimbawa with MMDA, with DOT, with DENR, with BIFAR, at marami pa pong ahensya. Okay. Paano po ang screening yan? Paano nyo, kasi I'm sure madami po. Madami. At hindi ka, kung pwede lang bigyan lahat. So, syempre talagang pipiliin nyo. So, opo. Paano po yung screening niyan? So, ang screening po, ginagawa natin una, yung pong, kung ito po ay grupo, nagsasubmit po sila sa amin ng listahan profile. Mm-hmm. Tapos, dumadating po yan either sa field office po natin or regional offices. Iva-validate po yan ng ating mga tauhan sa rehiyon. Titingnan yung qualifications, tama ba o hindi. Kaya during the validation process po, meron pong natatanggal sa listahan. Pero hindi po ibig sabihin na yung slot halimbawa na kanilang pre-post ay nabawasan, pwede pong palitan yung mga na-invalidate po natin na mga beneficiaries. Halimbawa po, bawal po kasi sa Tupad yung ikaw ay isang nasa gobyerno nagtatrabaho. Ikaw ay halimbawa sa barangay, kagawad, may mga honorarium po kasi yan na tinatanggap. Tapos sasabihin po sa amin, maliit lang naman ang honorarium. But honorarium lang siya, maliit lang siya, pero regular kasi siyang natatanggap ng ating mga kagawad. Unlike po dun sa Tupad beneficiaries natin, na one time lang po talagang siyang na-avail in a given year. Mm, okay. Kanina po ay sabi nyo, 10 to 90 days. Yes. Magkano po ang sahod? Ano po yan? Prevailing minimum wage in the region, yung pinakamataas po. So halimbawa po, dito sa National Capital Region, isa lang naman yung ating wage rate dito, which is 610 per day. Mm-hmm. So if you work for 10 days, you will receive 6,100. Ano po yun? Walang bawas yon. Net na buo. Yun. Neto na yon, mga buo. Kapatid. Buo. Buo. Walang buo. Bawas. Linawin lang po namin. Yan? Sa pamamagitan po ng mga money remittance center o kaya po through banks. Oh, so okay. May payroll po yan. Pagkatapos po kasi nung trabaho nila, isasubmit po lahat ng documentary requirements, kagaya po ng yung work program po na talagang may katunayan na nagtrabaho sila. Mm-hmm. And then meron din po yung attendance sheet or yung pwede yung pag nagbabandi or ano,
tinitingnan ho yan lahat. Tapos saka po gagawa niya ng payroll ng ating regional office. Pag maayos na po lahat, ibibigay po yan either sa banko or sa money remittance center. Mm-hmm. Tapos yung money remittance center or yung bank na po ang mag no-notify doon po sa ating program beneficiary. Kumbaga, diretso po doon sa nagtrabaho, matatanggap yan. Yes. Hindi po yan dadaan sa kung sinong opisyal, mahahawakan nila ng cash at saka ibibigay sa kanila. Yes. Kasi di ba may mga balita, or I'm sure nakakuha po kayo ng report na kinakaltasan sila. Mm-hmm. May mga ganyan po ba? At may naimbestigahan na kayo at may nakita na kayong nangyayari nga? Meron pong mga reports at binavalidate po yan ng ating mga regional office. Case in point po, merong isang syudad kung saan nasa stage na po siya sa court. And then there are cases naman po na navalidate po namin sa kooperasyon na rin po ng mga local government units na yung may mga barangay captains po or mga barangay officials na nag-deviate doon po sa ating mga policies. So, nakipag-ugnayan po kami sa DILG at salamat po kay Secretary Benhart kasi nag-issue po talaga siya ng memorandum sa lahat po ng local government units na maayos po dapat ang pag-i-implement ng TUPAD program kasi para hindi po maapektuhan yung ating mga kababayan, Michelle. Kasi imaginein mo, kung sa isang barangay, ang mali lang ay isang opisyal halimbawa pero nadamay mo buong mga constituents, ayaw naman ho nating mangyari yon. Yeah. Simulan ko na po. Baby, para mas marami po kaming ma-accommodate, ma-asik ni Key, ano? Kasama po natin sa linya ng telepono mula po sa Rizal, si Tatay Art. Hi, Tatay Art! Naku, meron na ba? Wala kaming marinig. Hello, ma'am. Ayun, Tatay Art! Ma'am, tatanong lang po. Sige po. Ma'am, halimbawa, yung 60 years old ba, pwede pa mag-apply dyan sa TUPAD, ma'am? Halimbawa po. Ayan po. So, wala na po kayong ginagawa, Tatay Art? Opo, opo. Ah, retirado na. Opo, ma'am. Pero naghahanap pa po kayo ng mapapagkakitaan. Samantala sana, ma'am. Halimbawa po. Opo. Kayo po ba'y may sinusuportahan pa? Wala, mag-try lang ako, ma'am, kung halimbawa po pwede pa. Opo, sige po. Hi, Tatay Art. Opo, ang senior citizen po ay kabilang po sa mga vulnerable sectors, kaya kasama po kayo dito sa programang TUPAD. Pero siguraduhin lang ho natin na tayo ay malakas pa at fit to work kasi kailangan ho natin na ma-ensure na bago po kayo sumabak sa trabaho ay meron po kayong certification either doon po sa local health unit ninyo na kayo po ay po pwede pa rin pong magtrabaho. At yung trabaho po na i-offer sa inyo or ipapagawa ay hindi po ito yung tinatawag natin na mabibigat or hazardous po. Opo, opo. Pero kung nasa Rizal po, paano po pag ganyan? I-qualify natin si Tatay Art. Pag ganyan, kunwari mag-apply. Tatay Art, kunwari mag-apply kayo, diba? Opo, ganito. Opo, opo. Ano po ba yung mga itatanong kay Tatay Art? Una po, kung kayo ay nasa field office na po dyan sa Rizal, kung saan mang lugar po sa Rizal kayo, maaring sa Tanay, sa Taytay o saan man, meron po kaming field office na nakakasakop sa Rizal. Pag pumunta po kayo doon, i-interviewin po kayo, ipoprofile po kayo at tatanong po ano pa ba yung mga pwedeng trabaho na kakayanin nyo po at titingnan po natin doon sa mga bases doon sa mga work programs na meron po tayo dyan sa lugar po ninyo at itatanong po sa inyo kung okay ba sa iyo na halimbawa doon sa clean and green program natin, ito ay pagtatanim, pwede rin na yung sa seedling preparation. So, medyo magaan naman itong gawain na ito. So, opo. Kaya po ko yun, ma'am. Kaya po yan. Ayan. Okay. Opo. So, yun, Miss Cheryl, talagang merong interview at bago kayo isalangtay, ay hihingan po talaga namin kayo ng medical certificate din po. Sabante sa Rizal, ma'am. Taga-Teresa po ako eh. Hindi ko lang kabisado, sir, yung field office namin sa Rizal, but I can leave it to Miss Cheryl para po maibigay po.
Ayan, Tatay Art, huwag niyo ibababa yung telepono, Susan. Kunin natin yung contact ni Tatay Art para Tatay Art ipapa-text po namin sa inyo kung saan po ang office na pwede niyo pong puntahan. Opo, ma'am. Sige po. Tapos sabihin nyo na lang po, pinapunta po kayo ni Asek Nikki. At tapos sabihin ko, may si Ma'am Cheryl Cosim. Sige po. Sabihin nyo sa programang Sagot Kita. Opo. At nakausap nyo po si Asek Nikki. Opo. Salamat po, ma'am. Baka po, hindi po natin alam, di ba? Kahit ano. Opo, pwedeng i-text ko rin po, mismo sa kanya, Miss Cheryl. Or ibibigay po namin, i-text po namin sa inyo yung number po ni bibigay po namin yung number nyo kay Asek Nikki at siya na po ang mag-a-assist po sa inyo, mag-guide. Sige, ma'am, salamat po. Opo. Pag ganyan po ba, kung hindi man po, yung po, or mamaya natin pag-usapan yung livelihood. Kasi Tatay Art, kung hindi man po kayo mapasok dun sa temporary na yung emergency employment. Na employment, pwede po kayo makapagsimula ng sarili nyo pong negosyo. Kung kayo po ay tatanungin, ano po bang naiisip yung livelihood? Kaya nyo gawin. Trabaho, ma'am, kung halimbawa po, sabi niyo ma'am na pwede mag-time ng plantation, pwede po ako dyan? Pwede. Yung po kasi, Ms. Cheryl, ang partnership po namin with DENR, yun sa National Greening Program. So, yung proseso kasi nung pagtatanim, halimbawa, ng mga puno sa bundok, hindi lang yan siya basta tinanim mo yung puno. Pwedeng yung seedling preparation. Uh-huh. It takes some time also bago mo siya, mapalaki. Uh-huh. At itatransfer mo siya doon sa area kung saan merong taniman talaga ang DENR, designated area ng DENR. Uh-huh. Tapos, pwede mo rin siyang yung preparation dun sa pagtatamnan, lilinisin mo, and then pwede mo siyang balikan, diligan. So, hindi naman yon araw-araw. Kaya yun yung sinasabi pero ko kanina na staggered. Pero aalagaan mo talaga. Oo. Ayun. Sige, Tatay Art, promise po namin, promise po sa inyo ni Asek Nikki, siya po mismo ang magme-message po sa inyo. Opo. Salamat po, ma'am. Opo. Tatay Art, huwag nyo ibaba. Susan, pakikuha yung complete name, ha? At saka contact niya ni Tatay Art. Sige po, Tatay Art. Okay, Asek Nikki, lumaki po yung budget para rito noong pandemic. Sabi nga po natin, talagang ang dami po nating mga kababayan na displaced talaga po. Kumusta yung bilang ng tupad beneficiaries po ngayon? Sa ngayon po, kasi medyo malaki rin ang budget namin this year, ano, nabanggit mo 30 kanina. 30 billion! 30 billion kasama yung sa livelihood component dyan. So, ang tupad is about 28.8 billion po. Ang target po namin dyan ay mga nasa 3.5 to 4 million. Depende po yan doon sa number of days na isasagawa po ng isang beneficiary. Kasi kung halimbawa po, kung 10 days, maaari tayong umabot dun sa 4 na milyon na target beneficiaries. Pero kung halimbawa 30 days, 60 days, or 90 days, mas lumiliit po yung numero ng mga magbe-benefit. Ayun. O mga kapatid, baka po kayo ay mayroon pong mga gustong idulog, may gusto po kayong kalaruin kagaya ni Tatay Art, ano? Maari po kayong mag-post sa ating live stream or pwede po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines. Siyempre, i-accommodate po natin as many as we can during the program. Hanggang alas 5 po tayo. Tawag po kayo sa ating tanungan hotlines sa 8631-5788. Again, that's 8631-5788 or sa 8631-6674. 8631-6674. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita. Kasama po natin ang Department of Labor and Employment. Nagbabalik po kami dito sa programang Sagot Kita. Kasama po inyong lingkod, Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, gusto mo ba magkatrabaho? Naghahanap ka ba ng trabaho? Ano at bakit? Or yun nga, pag-uusapan din natin yung livelihood program na maaari pong gusto nyo na pong magsimula ng inyong, dahil nahihirapan kayo humanap ng trabaho at gusto nyo pong magsimula ng pagkakakitaan, anong klaseng livelihood program po ba kayo interesado? Message lamang po kayo sa ating live stream or call us sa ating tanungan hotlines. That's 8631-5788 or sa 8631-6674. Kasama po natin this afternoon ang Department of Labor and Employment. Kasama po natin si Asek Nikki Tutay. At ito po, yung naiwanan natin. Okay, dahil malaki po ang budget, mas
in-enhance po natin, hindi po ba, yung TUPAD program? Kumusta po yung implementasyon ng livelihood trainings? Apo. Yung una muna siguro, Bi Cheryl, yung TUPAD Plus na tinatawag namin bago tayo pumunta doon sa livelihood kasi magkaiba po yun. Yung TUPAD, TUPAD Plus, meron po siyang tinatawag na training component. Okay. So, it's skills build up. Kasi 'di ba pag emergency employment lang after 10 days or 30 days, wala tapos na. So ang gusto namin mas sustainable po at 'yan po ay talagang programa po na isidulong po ng ating kalihimba Benny Laguesma na merong skills component para after 10 days or after 15 days, 30 days ay meron kang skills na na-build and then pwede ka pang magka national certificate from the either TESDA or kung sino man yung partner agency namin. And ang track mo ay pwede kang mag-business or pwede kang sa wage employment. Uh-huh. So, hindi ka nagtapos doon sa pawalis-walis, palinis-linis. Uh-huh. So, yun ho talaga yung gusto namin. So, sabay. Yes. Habang nagtatrabaho ka, kumikita ka na. May training ka pa. At opo. Yung training hours na iginugugol mo, bayad. May bayad yun. Kasi ang realization po namin, kaya ayaw po ng mga tao ng training kasi mas gusto nilang magtrabaho kaysa mag-training dahil wala silang kita. So sabi namin, bakit hindi natin bayaran yung araw kung saan nagte-training siya? Na usually po ba ang trainings, gaano katagal din po yan? Depende po yun. Siguro ang concrete example na ibigay ko ay yung partnership po namin with BFAR sa mga mangingisda. Mm-hmm. Ang BFAR po, may programa po sila, may pondo sila para sa paggawa ng bangka. Mm-hmm. Yung materials para mabuo yung bangka at ibigay sa isang mangingisda. So, ang gagawin po is, gagawin yung bangka, pero bago magawa yung bangka ng beneficiary, tuturuan po siya paano gumawa ng bangka. Ang ginagamit po natin dito ay fiberglass kasi yun yung technology po ng BFAR. Tapos motorized bangka na rin po ito. So tumatagal po ng 30 days yung ating programa under TUPAD na training cum production. Kasama po doon yung training nila, pati na po yung paggawa mismo ng bangka. And para nga naman din, at the end of the day, kung magkaroon man ng problema, alam nyo kung paano nyo mamimaintain at kukomponihin. Correct. Part of the training is the maintenance of their own bangka. Oo. Tapos, gusto pa po nilang palawigin para sa isang halimbawa, komunidad, yung pong pamilya ng ating mga fisher folks, ay magkaroon din po ng kaalaman doon sa post-production. So, halimbawa po, marami po yung ani nila, hindi na benta. So, kesa masayang po yung mga natirang naani nila, pwede nilang gawing tuyo, daing. So, pamilya naman po yun ng magsasaka ang magbe-benefit. Sanga-sanga, no? Yes. Oo. Kumbaga buong pamilya yung natututo rin at the same time. Opo. Yun po. BFAR po yan. Yan yung BFAR. Sa mga mangingisda natin. Opo. Iba pa po yung, okay, BFAR isa yung ka-tie-up na agency. I'm sure TESDA. TESDA po. Sa construction-related skills naman po. So, yung pong nangyari noon sa Abra na Lumindol, meron po tayong grupong natulungan doon na maging mason, karpintero. At ang huli po naming balita after the training, kasi may rebuilding of the community. So, kinuha rin po sila ng DPWH para po sa trabaho po doon sa komunidad. Mm-hmm. Kung yung pong trabaho, kunwari sabi nyo nga po, minsan pinagwawalis, walang kinalaman sa pagwawalis, yung gusto nilang skill, pwede naman po, may option sila to choose. Meron naman po, iyan ay, yung kasing pagwawalis, emergency, and very light. Pero halimbawa po, meron din pong mga, yung tinatawag po natin na gumagamit ka talaga ng lakas or labor intensive. So, meron pong halimbawa small community works on bridges or yung building within the municipality na pwede ka namang tumulong, po pwede po yun. At yun ay medyo mas matagal po na trabaho. Mm-hmm. Maabot po yun 30 days, 45 days, up to 60 days. Mm-hmm. So, at least meron ka ng kaalaman na natututunan
through your public works or community works. Tapos, yung isang nabanggit nyo po kanina, yung livelihood, yes. It's also a different story. Ito mas gusto namin kasi mas sustainable po siya. Kumbaga, palaguin mo yung konting na ibigay sa iyo at maaari po itong manganak ng manganak. Pwede pa rin po namin kung halimbawa mag-e-expand ka, lumaki yung negosyo mo, kailangan mo ng additional capital, mabibigyan ka pa rin po ng dole. Okay, ang dole po, hindi po sila nagbibigay ng cash. Hindi po. Ano under po, livelihood. Sa livelihood, opo. Sa livelihood program. Mm-hmm. Sila po ang magbibigay nung pauna niyong ano. Ano po yung mga livelihood programs na mayroon tayo? Iba-iba po yung nasa menu natin. Meron pong halimbawa yung mga bigasan, yung mga car wash. Meron po yung Nego Cart, yung tinutulak na ang iyong tinitinda ay mga... Ano yan, mga tokneneng, mga fishball. Uh-huh. Depende sa interest mo. Depende dun sa pangangailangan doon uh-huh. sa komunidad. Pati yung unang paunang ititinda, kayo na po magbibigay? Yes po. Kung kunwari fishballan. Ayan, yes, meron. Uh-huh. Or pero kung, paano kung meron siyang idea kung anong gusto niya, ipipresent mm-hmm. sa inyo? Alright. Pwede ba yun? Ito po, pwede siyang individual or pwedeng group. It works more sa grupo. Ipipresent po yung proposal, titingnan po yung feasibility, kasi nagsasubmit po ng feasibility study. Tapos, meron po kami tinatawag na regional project management team. Titingnan po nila yan. Pwede ba ito? Viable ba? Tutubo ba? Ano yung equity or parang counterpart ng partners po natin? So, aaralin po lahat yan. Kung okay naman, viable siya, then... We recommend the regional project management team will endorse it for funding po. At meron po yung social preparation kasi 'di ba tayo naman hindi naman tayo born negosyante. So may mga basic accounting, basic bookkeeping and even po kung paano mo siya pwedeng palaguin. Mm-hmm. At in most of the or may mga cases kami ng livelihood po na pag medyo established na, nakukonect na po namin siya sa DTI for marketing, for packaging, and even for DOST kasi yun naman po, papaano mo mai yung shelf life ng iyong produkto. Mm-hmm. At meron kami ni Cheryl, nag-e-export sila, pero nagsimula sila sa maliit na livelihood. Oh, diba? Lumalaki, lumalago. Yes. Do you monitor them? Like, do they need to report every month, two mm-hmm. months, para naaalalayan na, naku, ano na to, pabagsak na pabagsak, para matulungan na apo. There's something wrong na parang may mali doon sa pagpapatakbo. Apo. Meron po kaming window period within which inaalagaan namin sila, 3 to 5 years, para nakikita po namin kung anong nangyari sa kanya. At nagko-conduct din po kami ng survey. Every 2 years po, tinitingnan namin kung buhay pa ba o baka nawala na yung negosyo. Mm-hmm. And ang rate naman po ng success ay nasa 70 to 80%. That's good. That's good to know. Yes, no? Po. Pero pag ano yan, paano po pag talagang sumablay-sablay? Can they do a round 2 or i-evaluate pa rin? Baka naman talagang sadyang pabaya. Mm-hmm. Siyempre, masasayang lang talaga ulit, diba? It's possible po na halimbawa kasi... May tatlong components po yan. Pwede pong ang tulong ng dole ay sa mga bago na magtatayo pa lang. Meron, yung pangalawa po ay dun sa gustong mag-expand. At yung pangatlo po ay sa restoration. So, yung pong sinasabi niyong nawala, no, bakit? Tayo. Oo, kasi may cases po na binagyo, binaha, nilindol. Yung pong pangkabuhayan niya, talagang even the regular businesses nagsasuffer po during this calamity. So yun po, that's the time na pwedeng alalayan po ulit siya. So that's part of the restoration ng kanyang livelihood. Pero syempre yung gusto niyong tulong ulit na ibibigay ay doon sa lumalago. Yes. At kailangan lang ng additional na tulong po na lumalaki. Okay, puntahan ko muna po yung ating next caller, Asik Nikki. Kasama mula po sa Paranaque, si Teresa Indita. Hello po, Ma'am Teresa. Yes, Ma'am. Good afternoon. Good afternoon po. Ma'am, itatanong ko lang po yung tungkol doon sa Tupad Plus para sa anak ko sana. Kasi lagi na lang kong
mag-a-apply ng trabaho, hindi ho nare-regular, termi lang kontrata, requirements lang ho kami ng requirements. Ngayon ho, na-layoff na naman after 2 months. Gusto ho namin magkaroon ng hanap buhay na lang na livelihood na lang. Opo, sana kung paano. Nay, ilang taon na po yung anak nyo? 26 po, magto-27, ma'am. Ah, okay po. Pwede na, ano po kayang hanap buhay yung gusto niyang gawin? Gusto mo sana namin kung ano, yung bigasan. Mm-hmm. Bigasan kaya lang ho, kailangan ho talaga namin ng alalay kasi puhunan at saka pwesto kung paano. Wala ho kaming mapapag-umpisaan eh. Gusto po namin mag-negosyo pero wala ho kaming mauumpisahan na puhunan. Pero may nakikita ba silang pwesto kaya, Ms. Cheryl? Kasi usually yan, Nanay Teresa, sabi nyo nga po, paano ba yan? Kunwari, okay, pwede. Iko-consider namin. Kunwari po, Tanay Teresa, di ba, makukonsider po kayo ng test, ay ng dole. Pupuntahan nyo sila eh, di ba? Pupuntahan, tapos ano po ang ginagawa pag binibisita po yung aplikante? Titingnan po yung lugar kung saan po siya magtitinda at titingnan natin meron bang market dun sa area na yon. Or titingnan Iga-guide po. Nyo rin. Opo, kasi minsan gusto nila magnegosyo pero di ba pare-pareho sila ng negosyo. Oo, baka po marami ng bigasan dyan. Uh-oh. Or wala po kayong mapagpwestuhan. Uh-oh. So matutulungan din po kayo ng dole na pag pinuntahan po kayo dyan, Nay Teresa, ilalatag nila na ito po yung nakikita naming mas magwo-work para po sa inyo. Kayo na lang po ba ng anak nyo magkasama? Opo. Ay, ako po namamasukan din ang isang kasambahay pero yung anak ko naiwan sa bahay. Gusto nga ho namin magkaroon ng mapapagkakitaan. Parang kayo na lang. Oo. At pwede ka na rin magpahinga. Ilang taong ka na ba, Nanay Teresa? 60 na ho ako, Mami. So, gusto nyo na rin pong... Ilang taon na po kayong pumapasok na kasambahay? Ang tagal na. 20 years na. Wala pa ako naiipon. Ayun. Opo. Okay. Siguro... Sorry. Day, yung anak nyo po, taga Paranaque rin? Yes po. Sa Sultan po. Saan po? Sultan Paranaque po. Oh, malapit lang po dyan yung aming office. Field office. Pero tanungin ko po, Ms. Cheryl, si Nanay Teresa. Nay, doon ba sa bahay po ninyo, maaaring magkaroon ng puwang ang isang maliit na tindahan para po doon sa inyong bigasan? Yung bahay ho namin, nasa bungad lang. Kaya lang ho parang natakipan kami nung nagtagawa ng covered court na tabunan ho yung aming lugar. Butasan natin yung covered court na yan, Nanay. Or baka naman malapit sa baka naman malapit sa talipapa o kaya sa palengke. Hindi po. Pero busy po yung area nyo, marami kayong mga kapitbahay. Opo, tabi-tabi po ang bahay. So pwede po kayong pagbilhan. Opo. Pwede siya nego cart, Ms. Cheryl. Pwede daw po kasi kahit covered cart. Covered court, syempre maraming tao dyan, mga fishball, pwede soft drinks. Pwede kayong pumwesto sa bandang tabi ng covered court. Pwede ho siguro. Diba? Ganito na lang po, Nanay Teresa. Syempre po, sabi nyo nga, hindi nyo na po matandaan kung gaano na kayo katagal na pumapasok na kasambahay. And at some point, syempre, 20 years na po. Ilan na po? 20 years na po. 20 years. Eh, syempre, gusto nyo rin po makasama yung inyong anak, diba? At makapagpahinga na sa bahay. Hindi yung iba po ang pinagsisilbihan nating pamilya. So, ganito na lang po ulit. Ibibigay po namin yung numero nyo po kay Asik Nikki. And then, Asik Nikki will get in touch with you. Ime-message po niya kayo para makapag-usap po kayo. Opo. At, papapasyalan ko kayo na sa mga tauhan namin na nandoon po sa Sukat Paranaque. Para sa susunod. Para ma-asset. Sa susunod na pag-guest dito, Asik Nikki, kumusta natin yung sila, diba? Yes, kung ano correct. Na po yung naipaabot natin sa ilan po nating natulungan. O, Nay Teresa, huwag niyo pong ibababa ang telepono. Susan, kunin natin details, ha? O, Nay, idadasal po natin yan na sana'y maging pasok kayo, ma-qualify kayo para mabigyan po ng livelihood program.
Ayan po si Nanay Teresa Ildita ng Paranaque. Mga kapatid, oras po natin, 4:38. Break lamang po kami ng kaunti. Habol po kayo. Pwede po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines. 8631-5788 or 8631-6674. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programa. Sagot kita. At kami po ay nagbabalik. Hinihintay. Ang tagal ko na pala nasa screen. Hindi ko masyado napapansin si pasensya na po. Nakangiti pa ako. At least nakangiti, di ba? Nasa kina po tayo ng ating programang Sagot Kita. Kasama po inyong lingkod Cheryl Cosse. Mga ating question of the day. Ano bang trabaho o mapapagkakitaan ang kailangan nyo? But then again, mga kapatid, katulad po ng sinabi ni Asik Nikki, kailangan po pasok tayo doon sa displaced or disadvantaged. Oo. Pag po ba sinabi natin, okay, mag-define natin ulit para klaro sa mga nakikinig at nanonood. When you say disadvantaged and displaced, sino-sino po sila ulit? Okay. Yung pong displaced, yun yung mga natanggal sa trabaho. So, yun yung mga unemployed. Parang yung ano, anak ni Nanay Teresa. Yung kanina na parang dalawang buwan lang siya nagtrabaho. Oo, tinanggal, layoff kagad. Puro daw kontrata lang kontrata, di naman nare-regular. Opo. Tapos yung disadvantaged po, ito po yung mga nasa hindi formal na sector. Kumbaga, informal sector po sila. So, disadvantaged po sila. Bakit sila disadvantaged? Kasi hirap silang maka tungtong doon sa formal na sektor, wala po silang kakayanan doon sa social protection na tinatawag po natin. So, walang access po doon sa mga benepisyo ng SSS, ng PhilHealth. Sample. Yung mga nasa informal. Nun pong mga nasa palengke. Okay. Yun pong mga tricycle driver or pedicab driver. So, these are the disadvantage. So, kasama po yan sa sektor na tinutulungan natin. Meron din po yung tinatawag po natin na mga parents ng mga child laborers. Kasi dahil sa kahirapan, wala po silang means na makapagtrabaho. Kaya minsan, yung anak nila tumutulong economically. But dapat ang mga bata, di ba, ay nasa eskwelahan. Pag hindi po kayo pasok sa 4Ps, no, kasi yung 4-piece po, ganito. Yun? Kung pasok na sila sa 4-piece, pwede pa ba sila? Correct. Pag, yun yung difference namin with the DSWD. Kasi pwede lang silang pumasok, yung mga graduates ng 4-piece, pwedeng pumasok dun sa livelihood assistance namin kapag graduate na sila. Okay. Pasok po kayo sa 4-piece, hindi muna po kayo pakikialaman ng dole. Kasi yes, nandyan na po ang DSWD na gumagabay po sa inyo. Mm-hmm. So, yung mga hindi pumasok sa 4-piece, mm-hmm, pwede po kayong mag... yes. Kasi minsan parang, hindi naman ako, ilang beses na po ako nag-apply dyan. Sila na lahat. Oo, sila na lang lagi. Pero po, meron pong tupad ang dole. And sabihin na po natin, kung kanina po yung mga nabanggit ni Asik Nikki na mga lugar, ano, hindi man po niya kasama yung lugar niyo doon sa mga nabanggit niya, huwag po kayong masisiraan ng loob. Kahit po kayo dito yung nasa NCR, kasi iniisip nila, ay nasa city. Hindi masyado tayo matutulungan. Meron at merong budget po dyan na inilaan. Yes. May depende po yan sa evaluation. Tayo. May mga urban poor tayo. Mm-hmm. Mga informal sector, informal settlers, kasama po yon sa ating mga nakikinabang sa dito sa Tupad program po. Mm-hmm. Oh, ayan. Pwede po, puntahan natin ang ating next caller. Kasama natin, isa po siyang diabetic. Ayan, baka daw po pwede siya sa Tupad. Taga Pampanga pa. Mm-hmm. Wait lang po muna, patching pa. Yan, tayo sa mga netizens natin. Si Jessie Conde Ponpon, pwede pa po ba akong tanggapin sa Tupad sa edad kong 58? Gusto kong kunang kumita pandagdag panggamot. Yes po, nabanggit po natin kasama even si senior citizens. Ikaw wala ka pang senior citizen, 58 ka pa lang, so pwedeng-pwede ka po. Mm-hmm. Si Carlo RJ Darhealing, sa LGU namin, hindi buo ang nakukuhang tupad allowance. Baka may kupit pa ang mga coordinators. Is it possible na pwedeng habulin just in case? Mm-hmm. Yes. Kanina po sinabi ni Asik Nikki, iniimbestigahan nila yan. Mm-hmm. Pag po gustong mag-complain, ano? Pero yung iba, I'm sure takot eh. Kasi baka mamaya sa susunod, pag initan na, or ano, ano po ba ang proseso? Ganito po, kahit mag-anonymous po kayo kung susulat kayo, halimbawa,
dalhin nyo lamang po yung inyong complaint doon sa Dole Field Office or Regional Office naman. May cases kami, Ms. Cheryl, doon mismo sila sa Office of the President nagpapadala ng sulat. Nakakarating po sa amin yon, and then we do investigation po. Oh, ayan, sa kahit na kung depende po sa inyong probinsya or sa inyong lugar, yung pinakamalapit na Dole office, pwede nyo po doon isumite. Hindi nyo po kailangan ilagay yung pangalan. Idetalye nyo lang po, ikwento nyo po ng buo kung ano po yung nangyaring mali. Ano po, at iimbestigahan po yan. Kasama na po natin mula sa Pampanga si Ivan. Hello po, Ivan. Hello, good afternoon po. Good afternoon. Ilan taon na po sila? 37 po. 37, bata pa. Diabetic ka na? Opo. Oo. So, nalilimitahan yung iyong paggalaw? Opo, yung opportunities po limited dahil sa karamdaman. Okay. So, anong maipag-lilingkod namin? Ano ang interest mo, Ivan? Opo. Good afternoon po, Ate. Tatanong ko po sana kasi since nung nag-pandemic po, nawalan po ako ng trabaho. Dati po ako driver. Hindi naman po ako nag-ano ng anything from the government. Ngayon lang po na narinig ko po kayo sa radyo. Meron pong tupad program. Is there a way po na, is there any possibilities po kaya na pwede akong mapabilang sa beneficiaries ng tupad? After ba nawalan ka ng trabaho nung pandemya as a driver, nahirapan ka na, Ivan, na makahanap ng trabaho? Kasi po sa mga medical requirements po, lumilitaw po. Nalilimitahan yung opportunity mo. Opo, ma'am. Kasi tsaka pag driver po, kasi pag diabetic ka, merong times na nag-iiba yung pakiramdam mo habang nasa daan. Pinili ko na rin po na maging safe na lang ako tsaka yung pasahero ko po. Kasi minsan may That's tendency true. Na nahihilo po ako eh. Siguro Ivan, dalawang bagay. Ano ba yung gusto mo? Tupad na panandalian lang, or pwede ka rin may naiisip ka bang negosyo diyan sa inyong lugar? Actually, meron po akong naiisip na negosyo, ma'am. Meron na po actually na umpisahan ko kasi ayoko pong matenga lang. Mm-hmm. So doon po sa konting naitabi ko, nag-umpisa po ako ng maliit na sisigan. Sisigan. Opo, kasi yun yung kilala po yung Pampanga sa ganun. Meron po ako maliit na sisigan na hindi naman po araw-araw, pag weekends lang. Yun nga, kasi yun po yung kaya po ng katawan ko, kaya ng budget. So gusto mo siyang ma-enhance. Baka pwede kang bigyan ng cart para bit-bit mo, kahit saan, pwede mo madala yung sisigan mo. Food cart. Pwede po, pwede rin po siguro kasi may mga ganun po dito sa mga parang nakikita food. Niya. Dito naman, 'di ba Ivan, pwedeng dito ako pwepwesto ngayon, dito matao. Pwede bit-bitin mo dito. So yung sa'yo, saan ka nakapwesto? Sa bahay lang. Sa bahay lang po, okay. Tapos online, pinapost ko pag Friday, Saturday, Sunday, yun po, nagpapa-order po ako. Dito lang within the community. Ikaw bang nagluluto ng sisig na yan? Opo, ako namamalengke, nagluluto. Ako na rin po nagdi-deliver. Ayan, napakasipag. Ang sarap tulungan yung pwedeng mga ganito, yan, diba? Oo, pwedeng yan, Ms. Cheryl. Mas appropriate po siguro sa iyo, Ivan, yung NegoCart na mobile. Opo. Para kung sakali na halimbawa sa bahay, tapos pag okay ang pakiramdam mo, meron kang mga lugar dyan sa inyo na po pwedeng pwestuhan ng iyong mobile NegoCart, then yun po. Pwede po yun, sir. Ganito, gaya po nung mga dalawang callers kanina, Ms. Cheryl. Yung number nyo po, yung address para mapapasyalan po namin kayo, sir. Okay po. Sige, opo. Ivan. Yan, pagpatuloy mo at least, 'di ba? Hindi hadlang para sa iyo yung situation mo as diabetic. Para sabi mo nga, ayaw mo natitenga. Yeah. Very good. Po, marami pang mas worse yung kalagayan kaysa sa akin. Totoo. Mag-aano lang. Yun lang po yung sa sarili ko. Pag nabigyan ka na ng cart,
Dala mo kami ng ano ah. Sisig. Sisig. Baka matikman namin yung sarap ng sisig mo, Ivan. Opo, opo, Ma'am Cheryl. At saka pwede niya, Miss Cheryl, dagdagan yung sisig doon sa iyong Nego cart. Pwede rin yung mga drinks. Oo, sa diba? Malamig. Sa malamig. Uy, diba? Sa gugulaman. Naku, lalo na ngayon, summer. Summer. Ganito, Ivan. Yes. Like the usual, ayan si Susan, kukunin yung contact number mo. Tapos ipapasa namin kay Asik Nikki para siya mismo ang tatawag sa iyo. Alright, Ivan? Ayun na. Nawala. Ayan. Okay, Ivan. Ready na daw kasi yung isang caller at 58 minutes to go. Okay. Kasama po na, dating OFW naman po ang ating makakasama, si Maria Salvi Legaspi. Hi, Salve! Hello po. Good afternoon. Good afternoon. Gaano ka katagal naging OFW? 23 years. Ang bansa yan? Hong Kong. So, nandito ka na for good? Last August. Oh. Kaya lang akong ipon. Tapos pumunta ko ng UWA. Wala. Ang nakuha ko lang, 900 pesos. Kulang pa sa pamasahe puntang Laguna kasi nasa Cavite ho ako. Okay. Pero, di ba, you decided na hindi na po aalis? 54 na kasi ako, mahirap na maghanap ng amo kasi kinausap ko yung mga employer kung pwede kong antayin yung visa dito sa Pilipinas. Walang napayag eh. May balak pa sana akong uwi. Kaya lang, nung pandemic, umalis yung anak ko, hindi ko nakita. Yung date ng finish contract ko, tamang-tama, ang uwi ng anak ko. Gusto kong makita yung anak ko, kaya napilitan ako mag-for good na wala sa oras. So ngayon ay naghahanap po kayo. Ang alam ko, ang OWA dapat nagbibigay. Alam ko kay ano, Sir Arnel, Ignacio, may meron benefits, silang may livelihood program din kayong makukuha. Ang rason ho, kasi finish contract daw ako, tapos yun, wala naman akong karamdaman. Pero pasalamat na rin ako na sa tagal, wala naman akong sakit na kung andyan. Ano po ang gusto nyo? Sagot namin kayo, susubukan naming sagutin yan. Oo. Ano po ang ating hiling? Yung 20,000 sana nung nakakuha ako sa OWA, kahit konting negosyo lang naman kasi nakakahiya naman humingi umasa sa mga anak, bata pa ako, 54 pa lang ako. Anong negosyo? Ano pong negosyo ang gusto nyo? Magluto-luto sana kung pansarili lang naman kasi para inaasa sa mga anak. Hindi talaga ako nakaipon, ma. Bakit po kaya sa OWA ay ganoon? Sinubukan nyo po about the livelihood program at sinabi po sa inyong hindi po kayo qualified? Pwede lang sa akin mag-aral ng TISDA eh. Yun lang ang ano nila, pero yung 20,000 hindi ako pwede. Hindi po kayo qualified. Ganito, Nanay Maria, ibibigay ko po yung inyong numero kay Asik Nikki, i-evaluate po nila, they'll do a pre-interview po sa inyo para malaman po kung pasok kayo sa livelihood program para mabigyan po kayo ng mapapagkakitaan. Ano po? Ano, wag po kayo mawawalan ng pag-asa. Tatawag at tatawag po si ano, Asik Nikki po sa inyo. Bigyan nyo lang po kami ng within the week para po ano, ha, para po magka-oras lamang po masabi po niya sa kanyang team. Okay, Nanay Maria? Yes, ma'am. Opo, at least ngayon naman po, nasusuportahan naman po kayo kahit papano ng inyong mga anak. Sa awa ng Diyos, yun lang, diploma lang yung sa OFW ko, nakatap silang dalawa. Praise God na rin po yun. Malaking achievement na rin po yun, Nanay. But naintindihan po namin na, syempre, yung pong inyong mga anak, may sarili-sarili na rin buhay. Tapos malakas pa siya. Magsisimula at malakas pa. Simulan natin yung... Kung ano lang ibigay, yun na lang sinatanggap ko. Hindi na ako nagde-demand ng kung anong amount. Opo. Kung ano ibigay, hindi na nakakaya. Malakas pa ako eh. Opo. Nay, karinderya ba yung... Karinderya ba type mo? Ano, iniisip nyo? Type nyo? Mga simpleng luto-luto lang makasustain sa sarili ko. So, karinderya. Type mong karinderya. Po. Pwede. Saan ka ba naka-base? Sa Cavite ho kami. Cavite. Pero hindi ko kasi napaayos. Pwede sa paupahan kahit ng sarili ko. Hindi ko kasi napaayos eh. Pero nakabili ako sarili kong bahay talaga. Nagkaroon po kayo, may sarili po kayong tahanan?
Meron ho akong sarili, maliban sa yung sa amin ng mga anak ko. Nakabili ako ng long service ko sa amo ko, naibili ko ng sariling bahay. Gagawin sanang apartment, hindi namin na ipagawa dahil wala nga akong naipon. Di bali po. Yaman nyo pa rin yun. Walang makakakuha nun. Ganito, basta ibigay po namin yung inyong contact number kay Asik Nikki. I-evaluate po nila yung inyong sitwasyon. At pag kayo'y pasok, abay magkaka-livelihood program po kayo. Sige, so, salamat po. You're welcome. Sige po, si Maria Salvi Legaspi. Dati po siyang OFW. Doon po sa mga interesado. Kasi nga po, hindi naman po porket hindi nyo naman po kailangang hintayin, mga kapatid, na bumaha sa inyo, magkalindol sa inyong lugar. Or depende nga po sa inyong sitwasyon. Kanina narinig nyo po yung definition natin kung sino yung mga displaced at disadvantaged. Saan po sila at kung hindi man po sila nakakapunta sa kanilang LGU, nakakahingi ng tulong, saan po sila, paano po ang proseso na pag-apply for the livelihood program or the trainings? Apo. Yung pong may access, halimbawa sa telepono, pwede po kayong tumawag sa DOLE Hotline 1349. Tapos, pwede nyo rin pong bisitahin ang aming website, www.dole.gov.ph. Meron po kayong makikita doon na contact us. Nakalagay po doon yung address at telepono po ng ating mga regional offices na nakakasakop po doon sa inyong tinitirahan. Mas mainam po kung may access kayo sa telepono, tawagan nyo po ang aming mga regional offices. Pwede rin po kayong sumulat. Kasi ito, marami rin kaming natatanggap na sulat ni Cheryl sa amin. O kaya mag-email po kayo sa osec@dole.gov.ph po, at iyan naman po ay makakarating sa aming tanggapan. Ayan. O yan, mga kapatid. Again, their hotline number, 1349. Apat na numero lang yan, mga kapatid. 1349. Or maaari po kayong pumunta sa website ng DOLE, dole.gov.ph. Tingnan nyo po doon, contact us. Lalabas po doon lahat ng kanilang mga regional offices. Kunwari, Cavite, hanapin nyo kung saan yung Cavite. Maaari po kayong tumawag doon at mag-inquire. Pero again, the hotline number, pwede po na kayo mag-inquire dyan. Or you can email them sa osec@dole.gov.ph. Kapos na po kami sa oras. Pasensya na po. Asik Nikki, babalik ka. Tapusin para mag-report. Ayan. Yeah. Hingi tayo ng update. Para ulitin natin, ma-encourage yung mga kapatid natin at mas ma-inform sila, mas maging aware sila na mayroon pong ganitong programa. Yes. At ito nga po, with the Marcos administration, mas malaking budget pa ang inilagay nila. 30 billion. $30 billion po. Yung, kung pwede nga lang po triple, mas marami tayong maaabot, di ba? Pero 30 billion is not bad. From how, what budget po? No, nag-umpisa lang kami mga 10, 20 years ago sa na 1 billion or wala pa. Uh-huh. Tapos, ito lang po talagang during the pandemic, COVID pandemic, na nakita po namin yung pangangailangan. Kaya tinaasan po talaga siya ng kongreso po natin. So, from that time, tumaas na po ng tumaas ang aming pondo. Ayan, ayan. At marami pong natutulungan. Again, mga kapatid, ha? Ayan po ang DOLE. You can call them 1349. Asik Nikki, thank you. I'll see you again. Salamat, Miss Cheryl. After a couple of months, magkita po tayo ulit. Hindi po ba? Mag-feedback ako sa inyo doon sa actions ng... Ayan, para ma-report din namin. Opo. At matawagan natin sila ulit, di ba? Ayan po. O mga kapatid, dyan po nagtatapos ang isang oras nating tanungan at sagutan. Bukas makakasama po natin ang PCSO, ang Philippine Charity Sweepstakes Office, para pag-usapan po ang kanilang charity programs. Kung ano pong maidudulog nyo from the hospital bills or medical bills po, or pambili ng gamot, at ano pa ba yung mga missions, medical and dental missions na isinasagawa nila. O magsama-sama po tayo bukas, alas 4 ng hapon, dito sa programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita!